Hello mga Kati Marves! Welcome po sa aming channel. At kung bago po kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification button. At para updated kayo sa mga susunod naming mga vlog. Hello mga guys! Maganda ang topic natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng mulberry by cutting. Lingid po sa ating kaalaman na ang mulberry galing po sa berry family. So magkakamag-anak yan. Blueberry, blackberry, berry-berry. Very good! So paano po kami nakakuha ng mulberry cuttings ay dahil po itinuro po ng aking kaibigan kung saan po makakahingi ng mulberry na cutting. So humingi po kami kasama po ng kaibigan ko si Mervin Lim. Salamat pre, ha? Binigyan mo ako ng panibagong iba vlog. So guys, hindi na ako magpapatupik-tumpik pa. At let's go on the topic na, okay? Okay, ang una po nating ingredients ay ang mulberry cuttings. Okay. Okay, ang pangalawa po nating kailangan ay ang loam soil na may pH na 6 to 7 pH. Nasa 6.5 siya. Yan po ang ating pangalawang kailangan. Ang pangatlo po nating kailangan ay kunting. Ang pang-apat po nating kailangan ay Hormex na rooting hormone. Marami pong nabibili, may powder po nito, may liquid base. Ito po ay liquid base. Ang tawag niya sa kanya ay Hormex rooting hormone. Ginagamit po ito para mas maging successful po ang ating cuttings na mag-ugat. Nabibili po ito sa Ramgo o kaya sa Ace Hardware. Marami po nabibili nito. Last but not the least, ang syempre ang tubig. Kailangan talaga natin ng tubig. Hello guys, ito po ang ating mulberry cutting. So ano po ang kailangan sa ating mulberry cuttings? Meron po tayong dapat gawin dun sa mga cuttings natin para mas malaki ang chances po na mag-ugat po siya. Unang-una po, kailangan ang cutting po natin is 45 degrees po on the base. Tapos, scrape nyo na po yung gilid. Below po, doon sa ating nodes. Ito po yung mga nodes, yung mga siko. So, dapat doon. Kasi dyan po lalabas yung mga bagong ugat niya. Sa taas naman po, kailangan lang po, babawasan lang po natin yung dahon para po mag-concentrate po doon sa ilalim yung pag-produce niya ng mga bagong ugat. Okay? So, dahil ang dami niyang dahon, putulin na po natin yan. Pinutol ko na nga po yan eh. At magtira lang po ng konting dahon sa bandang itaas. So, at least mga dalawa, pwede na po yun. So, ikat na natin to. Yan, ikat na natin yan. Okay. So, magtira lang po ang dahon pero ikat po natin siya into half. Yan, hatiin na po natin siya sa, yan. Okay. Yan. Yan. Ayan na po itsura ng ating cutting. So, ready na po siyang ilagay sa lupa. Hi guys, ito na po ang ating loam soil. Ang gagawin po natin sa loam soil ay didiligan na po natin ng tubig. Make sure lang po na dilig po siya, no? Ngayon ay settled na yung tubig. Ngayon, i-prepare natin ang Hormex at ang cuttings natin. I-dip lang po natin for just a minute. A few moments later. Okay, ready na yung ating na-dip na natin ng isang minuto ang ating mga cutting sa Hormex. Ngayon ay itutusok na natin siya doon sa lupa. Okay. Yan. Yan. Tusok lang sa lupa. Yan. Make sure mga dalawa o tatlong nodes ang nakalubog sa lupa. I-cover na natin siya. Okay. Pagka no, diligan na natin, okay? Yan. Kulang pa siya ng soil, so dadagdagan pa natin siya. Yan. Nagdagdag ako ng konting lupa para matakpan yung mga nodes niya. At doon lalabas yung mga bago niyang mga ugat. Okay guys, ready na ang ating mga mulberry cuttings. Ilalagay na lang po natin ito sa parting mali, may liwanag pero walang direktang sinag galing sa araw. So, mag-wait lang po tayo ng mga 2 to 3 weeks.
at i-check po natin kung may mga bagong dahon na sumisibol at mga sanga. Ito po ay galing po sa matandang puno at sure po na magkakaroon na po siya ng, kahit ganyan po siya kaliit, magkakaroon na po siya ng mga bunga. Okay? So ang technique lang po sa pagkuha ng cuttings ay, hindi ko po nasabi kanina, kukuha po kayo sa mga matandang puno na may bunga na. Okay? Para hindi na po kayo maghihintay dun sa pagtutubo niya ng bunga. Okay? Hello guys! After 2 weeks na paghihintay, meron ng signs na siya ay nabuhay, na nagkaroon na siya ng life. So, ibig sabihin, ang cuttings natin ay naging successful. So, napakamahal ng halaman na yan, mulberry from Berry Family. Okay? Very good. So, okay. So, papakita ko na yung aking mulberry cuttings. After 2 weeks, makakita ka na kayo ng mga signs of life. So, ito na siya. Hello guys, ito na yung ating mulberry. So kung makikita niya, may mga dahon, nag-start na siya mag-sprout ng mga new stems tsaka dahon. Yan. So signs po yan na buhay na yung ating cuttings. Kung makikita niyo po itong isa, wala pong nangyari. Parang natuyo lang. So, kaya dalawa po yung aking itinanim para at least kung yung isa hindi nabuhay, so meron pa akong isa. So ito pong isa ay nabuhay. Yan. Very good po yan. So after 2 weeks lang. Actually, ang sinabi ko, 2 to 3 weeks. So 2 weeks lang, meron na. Worth 1,500 pesos. Napakasarap po ng bunga nito. Napakatamis. At anti-cancer ang bunga nito, para siyang isa po siya sa mga matas ang antioxidant. At kung kayo po ay may cancer, napakaganda po kain itong prutas nito, dahil mataas po ang, kumbaga, anti-cancer po ang prutas nito, ang mulberry. Okay? Hello mga guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog kung paano po mag-grow ng mulberry through cuttings. So pumunta lang po kayo sa isang matandang puno at ilubog nyo lang po siya sa lupa. Ito na po siya. Meron na kayong sariling puno na maliit, okay, na mamumunga ng mulberry. Okay? So kaya kayo mga guys, sana abangan nyo parate ang aming channel, ang Team Arbest. At sana marami kaming na-share sa inyo na pwede nyo matutunan, katulad po nitong pagpropagate ng mulberry through cuttings. Okay? And hanggang sa muli, and see you on our next vlog. Bye-bye!